mababa yung ano niya, tip opening niya. Kasi konting gagat ko lang nagko-close na siya. Hello YouTube! Welcome back to my channel. I'm Archie Lacorte. So today, we're going to review 4 different metal mouthpiece for the alto saxophone. So number 1 is the Bichler. Number 2 is a Brillhart. And number 3 is a Berg Larsen. And number 4 is an Otolink. Okay, I'm going to test it and I'm going to give you my honest opinion. And watch till the end of the video because I will give my recommendation. First to play is, this is a Bichler. Bichler number 6. So let's try this one. Okay, for our first demonstration, ito ay a Bichler. So I don't have the original ligature of this one. I'm using a Ligier 2.25 American cut. So, in all of our tests, I will use this same reed, no, para fair tayo. Yeah, I'm also gonna use my Selmer saxophone. This is a Series 2. No, the, yun din yung gagamitin natin. No, I will use that. Okay, let's try the reed. Okay, let's set it up on the neck. Okay, one thing that I noticed is that sa mga Bichler, usually maliliit ang, they have a smaller hole, no? Compared to other mouthpieces. Maliit yung ganito niya, yung saksakan sa cork. So, yun usually yung problem ko pag mga Bichler. Okay, let's try sa saxophone. Okay, let's test the Bichler. So, balad muna tayo. Hindi ko lang alam yung sure kung ano yung mga sizes nila, no? So dito ay Bichler number 6. So altissimo, yeah. Maganda rin siya sa altissimo, no? Okay, number 2 is Berg Larsen. So, ang size nito ay, the size is 91 SMS. So, I'm, okay, kung kita nyo. Yeah, so, konting history sa Berg Larsen. Okay, so medyo mababa to, no? Medyo makipot. Okay, ang Berg Larsen naman is original known as a professional musician. Ah, okay. Berg Larsen pala is ano, artist, no? Musician and reed maker in Archer Street in London. So London ano pala to? London originate, no. So 1945, no, he designed modified a single arrange of ebonite mouthpiece for clarinet and saxophone which later evolved into a range made out of stainless steel for increased lifespan. So ginawa niyang stainless steel. Ah, okay. So stainless pala ang ano, Berg Larsen. So, Berg Larsen is a name, no, from London. Yun pa lang history niya. Ngayon ko na nalaman, ah. So, okay, so try natin. No? So, medyo mababa ang number nito. So, kasi bakit? Madali ako nagko-close. So, mas siguro, I think, mga ano to. Compare dun sa Bichler, siguro mga 5 lang ito or 4. Kasi mabilis ako nagko-close, eh. No, madali nagko-close yung reed ka. Yeah, so ito rin masyado mahigpit din, ano din, masikip. Okay, ang kagandahan nito, mas madali siyang easy blowing siya, mas madali siyang ipatunogin compared dun sa Bichler.
Okay, let's try. So, same song tayo, same reed, same saxophone. Altissimo, let's try. Medyo hirap lang to. Ayan. So medyo hirap siya sa altissimo. I don't know why. So probably sa reed ko, hindi sila match. Ayan. So this is Berg Larsen. Alright, third mouthpiece that we are going to try is the Otolink Supertone Master number 6 Star. You know, I hope you can see it. So, I'm using a Ligier American Cat 2.25. Yeah, so let's try with the saxophone. Okay, surprisingly, no, it has a bigger hole here. Unlike the Berg Larsen and the Bichler, which has the more smaller. Yeah, this one is it fit well with my cork. Okay, sige, let's try. Altissimo. Okay, it's a bit hard with altissimo. You know why? Because if you can see the chamber. And it has a little bit baffle. No, wala siyang baffle eh. Yeah, and the chamber inside is a very big chamber. No? Big chamber and a low baffle. No? Low baffle means masyado siyang derecho. No? Walang bump here. No? So, isa yan sa mga dahilan kung bakit mahirap mag-altissimo. Ayan, so alam niyo na ha. So baffle will make it easier to sound vibrato. Yun ang ano, yung trabaho ng baffle. So ito ay tone out, but ang napansin ko dito is yung very easy to play, no, yung mga normal notes. Saka medyo easy blowing, free blowing, yeah. Free blowing, kasi madaling nakakalagpas yung hangin. Yun ang advantage no. So ang advantage naman, ang maganda naman sa kanya is you can play very fast staccato, you can play very fast fingering, and sa mga low notes sobrang okay niya. Okay, let's try the last one. Okay, before I forget, si mga famous nating player is syempre sa Otolink is si John Coltrane, no, vintage kasi ito eh. Yung mga jazz paborito to, no? Yung kasi yung ganda ng sound niya, yung roundness ng tone niya bagay sa jazz setting.
Okay, the last na mouthpiece that I'm going to try is Brill Heart. Actually, wala siyang number. Anyway, but let's try, no? Okay, so maganda ang ano niya, maganda ang response niya. Oh, para siyang auto-link, no? Sobrang, so malaki, malaki yung kanyang butas. In altissimo than the autolink. Okay, so bakit? You know why? Cause when I check on the mouthpiece, na similar siya sa Berg Larsen. No? I don't know if you can see it. Medyo madilim na. Okay, pero may konti siyang baffle. May konti siyang baffle, eh, but malaki din yung chamber niya. So, andun yung roundness ng sound niya. Okay, so ano ang conclusion ko dito sa apat na mouthpiece na to? So, for me, ang napili ko is na versatility, yeah, is itong Brill Heart. Oh. And kasi napansin ko sa kanya yung roundness ng tunog niya and yung ganda niya sa mga low notes and also good din siya sa mga altissimo. Yun, so parang ito yung napisil ko na panalo, no, sa lahat ng mouthpiece. Well, pagdating naman sa mga pop setting, eh okay din naman tong Beechler, but I think hindi lang siya ganun ka suave with the reed, no. Kasi na-feel ko naman siya na talagang kumakagat din siya sa mga high notes saka yung brilliance niya. But the problem is, itong reed ko, hindi siya sakto sa kanya. Siguro, hanapan ko pa ng, siguro, much softer reed, no? Ito namang, ganun din tong, ano, ganun din tong autolink. Autolink naman is, hirap talaga siya sa altissimo. Okay, so, sa itsura pa lang niya, talagang medyo brusko tunog mo dito. Pero yun nga, sa mga high notes, mahihirapan ka talaga dito. Well, but if you are looking for sa mga vintage na jazz, yung gusto mo, bebop, yan. Ito ang bagay sa iyo. Okay, ito ang Berg Larsen is, hindi ko rin maintindihan, no? Kasi sobrang, I think, masyadong mababa yung ano niya, tip opening niya. Kasi konting gagat ko lang, nagko-close na siya eh. So, yun ang isang problem, no? When you bite na, tapos nag-close na siya, parang masyado siyang straight, no? Dapat may konting curve. So, yun lang dito sa Berg Larsen. Pero I think, if you want to use this, I think you need a harder read, mga 2.5 yan, or 2.75. I think mag-work to dito sa Berg Larsen. Yeah, so that's it. So, I hope you learned something, no? Anong learning natin dito, guys? So, hindi lahat ng metal is bright, no? Hindi lahat ng metal is pang altissimo. Okay, so, nakadepende pa rin yan sa loob niya. Nakadepende pa rin sa chamber, tip opening, nakadepende pa rin sa
sa baffle, no? So doon ang ano niya, doon talaga ang sound niya, no? Ang kagandahan lang ng metal versus yung mga plastic is medyo tumatagal. I mean, tatagal talaga siya, no? Hindi katulad ng plastic na once na you drop it, pwede mag-chip, no? Pwedeng mabiyak, mahihirapan na tayong mag-repair niyan. Unlike ng metal, kung madrop mo man niya, magbe-bend na konti, madali lang siyang ma-repair. So, I think yun ang ano. And also, yung mga ibang matitibay talaga, like yung Autolink, ang tibay dito eh. No, kahit mabagsak mo to, hindi ito basta-basta na nabibend. Oh, na-experience ko na itong Autolink. Talagang ano to? Nagba-bounce lang. Alright, again, so thank you so much for supporting my channel. Thank you so much for watching my videos. 10,000 na tayo. And mag-upload pa rin ako ng maraming video, no, para sa inyo. Ay, kasi ang dami nagko-comment natatouch ako sa mga comments nyo. And then marami ding nanonood sa atin from abroad, you know, yung mga taga Middle East, sa US, meron nagme-message na rin sa akin mga foreigners, so mga ibang lahi. So kaya nag-English ako ng konti. Anyway, yeah, so thank you for watching. I'll see you again on my next video.